sacrifice, especially your servant Francis Benaventura, and the whole order of bishops and the clergy, those who take part in the offering, those gathered here before you, your entire people, and all who seek you with sincere heart. Remember also those who have died in the peace of your Christ, and all of the dead, whose faith you have alone have known. To all of us, your children, grant, O merciful Father, that we may enter into heavenly inheritance with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, our spouse, with the blessed apostles and saints in your kingdom, there with the whole of creation freed from the corruption of sin and death, may we glorify you through Christ our Lord, through whom you have bestowed on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Thank you.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Lord, heal
crime. Response. For perpetrators and victims of atrocities who both struggle with anger and hatred, response. For a broken world and chained by the desire for revenge, response. For a wounded society misled by the illusion that one must take life in order to defend it, response. Let us say together, help us to make peace. For our country tempted to accept violent revenge, help us to make peace. For the conviction to recognize and uphold the dignity of all people, response. For the wisdom to see poverty, injustice, and lack of educational and employment opportunities as likely causes of criminality, response. For guidance and compassion in addressing the pain of both victims and perpetrators of wrongdoing, response. For the fortitude to find solutions that protect the dignity of all people and bring about true reconciliation, response. For the inspiration to renew society on the basis of love and restorative justice, response. Let us pray. Father of compassion, you let your rain fall on the just and the unjust. Give us a heart like yours, so that we may love as you love, even those who have caused us pain. There is in our land a cry for vengeance and a move to fill up death rows and kill offenders, but disguised as a call for justice. Let true and lasting justice spring forth. Jesus, our brother, you suffered execution in the hands of the powerful, but you did not let hatred overcome you. Help us to reach out to victims of violence so that our enduring love may help heal their wounds. Holy Spirit, Lord and Giver of life, you strengthen us in the struggle for justice. Help us to work tirelessly against state-sanctioned death and to renew society in truth, justice, love, and respect so that violence will cease and peace may prevail. Amen. O Mary, Mother of Life, protect the Filipino people from the forces of death. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo the First Hermit, Saint Martin, renewed now with heavenly bread by which faith is nourished, hope increased, and charity is strengthened. We pray, O Lord, that we may learn to hunger for Christ, the true and living bread, and strive to live by every word which proceeds from your mouth. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. Tulad po na ipinahayag natin sa pasimula ng madalang pagdiriwang ng Misa, today we celebrate the National Migrant Sunday. So we pray for all migrants and OFWs, overseas Filipino workers. Ang ating po presidente ng mga migrante sa ating parokya ay Sister Irene Pino. May sasabihin ko sa inyo. Let us listen to him. Father Kelly, good evening po. Isang magandang Migrant Sunday sa inyong lahat. Ngayon po ay ang tatlo anibersaryo ng ministry ng Migrante OFW sa ating parokya sa San Martin de Porres. Sa tulong ni San Lorenzo Ruiz, patron ng mga migrante, ay naka 107 na po kami pamilya na pinuntahan at pinagdasalan para sa espiritual na pangarap.
aking pag-ugnayan sa kahalukan at pribado ng ehensya, institusyon at kolektiba, NGOs at mga individual na nagpas sa pasilidad ng postural na alaga ng laguna ng migrante o PAM. Ang PAM po ay ang main organization ng lahat ng ministry ng migrante dito po sa laguna. Halimbawa, pwede po kayong magtulog sa simbahan o sa ministry ng migrante at kami po ang tutulong na humingi ng mga kailangan ninyo at servisyo sa pampo sa abot ng kanilang mga kaya. Nagpapasalamat po ang San Martin de Porres at ang migrante, ministry ng migrante sa lahat at nagsuporta sa nakaraang tatlong taon. Iniimbitahan po namin ang lahat ng kaanak ng OFW na mag-iisa. Maaari po ninyong i-approach yung mga membro namin para sumali po sa aming organisasyon. Muli po, maraming salamat. Salamat po at magandang gabi sa lahat. Happy Migrants Sunday. God bless. Palapakan po natin ang ating pong mga migrante, no? At ang mga grupo na nagdarasal sa kanila. So every Monday po, yung grupo na ito ay nagpupunta sa mga bahay ng mga migrante, may mga pamilya ng migrante. So, para ano, nasa level pa lang po tayo ng spiritual. Wala pa po tayo legal at saka social capabilities. But anyway, tayo po ay nakatutulong na malaki po yung impact sapagkat malaki po yung pagtingin na kapag may mga yung pong mga migrante natin ang mga nasa ibang bansa na may nagdarasal pala sa akin. At ganun din naman sa pamilya na naiwanan dito. Hindi pala ako nag-iisa. Marami pala kami na may ganitong sitwasyon. Tulad na po ng binanggit. Sa Adelina 1 alone, sa division na ito, 107. So, it could mean 107 OFWs or more. Baka kasi sa isang pamilya, pwedeng isa o pwedeng dalawa. Pero mahalaga po, nandun pa lamang tayo sa simula ng panalangin. So maraming salamat po sa kay Sister Rufino at sa mga kasapi po nito. Mostly po ang kanyang mga kasapi ay mga CWL, pero it is not contain only for CWL, anybody is invited to join ang magdasal po every Monday, no? Sa mga kapatid natin. At makaasa po kayo na every Monday, palaging may nagdarasal para sa mga migrante at sa inyong pamilya. No? So sana na, isa na every village magkaroon. Sa ating mong Paris, ito pa lamang po ang meron. So, ipanalangin nyo rin po sana no, na ang Carmen Homes, ang Fiesta Homes, ang Holiday Homes, ang Adelina 1A, ay magkaroon din po ng grupo no, na magdarasal. So, ang requirement lang po ay dalawa. Una, yung leader ay kinakailangan natin na dating migrante o kapamilya ng migrante. Kasi yun po yung higit ng makakaunawa sa damdamin at pagkilos na hinaharap ng mga migrante. So kinakailangan na ang mamuno ay migrante
on kapamilya ng migrante. Pangalawa, willing to serve. Yun lang ang requirement. Gusto mong maglingkod, the rest will follow. Hindi nyo kinakailangan maging superman o superwoman. Ang kinakailangan natin ay itong dalawang requirements na ito. At ipanalangin po natin, kasi apat na taon na tayong nananawagan. Daming ito lamang village natin ang nakapagtayo. Kaya maraming salamat po sa Sister Pino at sa mga kasamahan na nagsusumikap na magdasal every Monday para sa mga kapatid nating mga migrante at ng kanilang pamilya. So maraming maraming salamat po sa inyo. Second, ay ito po sa ating times. Ipapasalamat tayo sa mga sumusunod. Ragas Family, 6. Verde and Betcuenco, 2. Mirna Salvador, 2. Anonymous, 1. Reina Lynn, Ray, Brian, Rainy Rose, and Ray Martin, 2. Quintana Family, Ray Martin, 4. Quintana Family, 2. So total of 17 tiles. I-plus po natin sa mga nakalipas na mga announcement natin. 185. So we have 202 tiles. So may 1/4 na po tayo ng ating target. So at least nakaka 1/4 na po tayo. So maraming salamat po sa yung patuloy ng pag-support. At yung patuloy po natin panyaya, yung kung ating lakbay dasal, March 25, araw po yun ng Sabado, destination, Zambales. Yung pong amount to be raised, 1,200. Hindi ko kasama rito ang pagkain, ha? And then sa umpisa ng bayan, confession, sa darating na March 28, araw po ito ng Martes, 7 o'clock in the evening. Habang po ako nagmimiso, may mga pari na akong darating, magpapakumpisan na po sila. So habang tayo nagmimiso. And then, yung ating panawagan, tayo every year nahihirapan tayo na yung pong mga apostoles sa panahon po ng mahal na araw. We need 12 apostles for the year 2017. So, kung kayo ay sa tingin ninyo, tinatawagan kayo ng Diyos na kayo maging apostoles ngayong 2017, ay makipag-unayan naman po sa ating presidente ng Lay Minister sa Holy Communion, si Brother Jimmy Marzuela, o sa sino man pong Lay Minister, pwede niyo may approach. So, yun po ang palagi nating challenge every year. Yung ating 12 apostoles. So sana rin po ay makita niyo rin na kahit paano ay masubukan din nating maglingkod. Napakaliit naman po ng inyong paglingkod dito. Wala pa po isang linggo. So ito naman ay nagpapalit every year. Sana po ay subukan din ninyo. Baka kayo ito ay ang maging bahagi ng inyong pagtugon. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. The Lord be with you. And with your spirit. May bountiful blessings, O Lord, we pray, come down upon your people, that hope may grow in tribulation, virtue be strengthened in temptation, and eternal redemption be assured. Through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Go with the love and mercy of God made man. Thanks be to God.